hindi man tuto sa pagsusulong ng kapakanan ng mga kasambahay, napapaaray pa rin ang ilang employer sa itinakda ng bagong batas na pasweldo at benepisyo para sa mga kasambahay. Nakatutok si Tricia Zafra. Tila naging huling PC ang kaso ng inabusong kasambahay na si Bonita Baran para maipasa na ang kasambahay law. Kaya ang batas na ito raw ang magiging bagong kakampi ng mga kasambahay laban sa pang-aabuso. Ang pinaka-importante dito yung pagbabago ng pagtingin sa mga domestic workers. Ang pagtingin sa kanila ay mga alila o mga alipin. Dapat tingnan natin sila as manggagawa. So, manggagawa, worker, sila ay may mga karapatan, may dignidad. Sa ilalim ng batas, nangunguna sa mga karapatan at pribilehiyo ng mga kasambahay ang pagbabawal sa pangmamaltrato. Kailangang magkaroon ng employment contract sa pagitan ng kasambahay at amo. Di dapat bababa sa 2,500 pesos kada buwan ang minimum wage sa Metro Manila, 2,000 pesos sa chartered cities at first-class municipalities at 1,500 pesos sa iba pang mga bayan. Sagot ng employer ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig, maliban na lamang kung 5,000 pataas ang sinisweldo ng kasambahay. Pero ayon sa isang human rights activist na si Attorney Charito Planas, tila nakalimutang isaalang-alang sa batas ang kakayahan ng employers pagdating sa pagpapasweldo at pagbibigay benepisyo. Kailangan ng kasambahay sa bahay. Kaya magsweldo mo lamang ay 20 mil sa buwan, may dalawa kang anak na pinag-aaral. Paano mo mabibigyan ng napakalaking sweldo? Wala nang kukuha ng kasambahay. Di mawawalan ng job. Medyo mabigat nga raw para sa mga employer na tulad ni Joyce Florentino ang pagbibigay pa ng mga benepisyo sa kasambahay. Dalawa ang kanyang kasambahay na ₱3,000 ang sweldo ng bawat isa kada buwan, mas mataas kaysa sa itinakdang minimum wage. Nasabihin na natin kung dalawa sila, dagdag na 1,000 sa budget mo sa isang buwan, medyo malaki na din yun para sa amin. Ang para sa akin lang, san maganda namang magtrabaho itong mga kasambahay ko. Kaya okay lang sa akin na magtrabaho pa ako ng mas maayos para mabigay ko din sa kanila. Pero sa tingin ng Federation of Free Workers, kakayanin daw ang mga itinakdang pasweldo at benepisyo dahil ibinasi ito sa pagsisiyasat ng Department of Labor and Employment nang binabalangkas pa lamang ang batas. Nung nakita namin dito sa Metro Manila ay 3,500 na yung average. Ayon sa DOLE, sisimulan na ng kanilang technical working group ang implementing rules and regulations ng kasambahay law. Lahat daw ng saloobin ng mga employer, pakikinggan ng DOLE. Tricia Zafra, Nakatutok, 24 Oras.